balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Sa Las Vegas kung saan napalaban sina Genesis Erbanya at Richard Pumikpik, talo po ang dalawa nating kababayan. Si Pumikpik ay nagawa namang tapusin ang 8 round kontra sa undefeated Puerto Rican boxer na si Abraham Nova. Pero sa kasamaang palad nga lang ay natalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Habang ang Japan-based at one-time world title challenger naman na si Servanya, na akala natin ay mas maganda ang magiging resulta ng laban, ay na-knockout naman sa unang round kontra sa isa pang undefeated top rank boxer na si Andres Cortez. Bale, ilang segundo na nga lang sana bago matapos ang first round, nasa full ng kanan sa sintido ang taga Bacolod. At kahit sinubukan niyang umikot sana palabas sa punching range ni Cortez, medyo bumagal naman na ang kanyang reaction time. Gawa nga ng pagkahilo, kaya nang ma-follow upan pa siya ng isang left hook, bumagsak siya. Sinubukan pa naman siyang bilangan ng third man in the ring, pero nang makita nga ng referee na alanganin ang pagkakahiga ng Filipino boxer, hindi na niya itinuloy ang pagbibilang at idineklara nang tapos na ang laban. Samantala, sa Carson, California naman kung saan napalaban sina Jonah Sultan, Raymond Tabugon at Janriel Casimero. Panalo po si Sultan kontra kay Sharon Carter. Sa ikapitong round, binagbag at napabagsak ng taga Zamboanga ang late replacement niyang katunggali. At kahit nga tumayo pa si Carter, hindi naman na siya nagpatuloy. Kaya ayon sa California State Athletic Commission, ito po ay considered as knockout. Doon naman sa sumunod na lumabang Pinoy na si Raymond Tabugon na itinapat sa former champion na si Juan Carlos Payano, hindi po pinalad sa laban na ito ang ating pambato. Sa unang round, bumagsak si Tabugon at pagkatapos naman ng ikalimang round, ihininto ang laban para wag nang madagdagan pa ang parusa sa tila ba hindi gaanong nakakondisyon na Pinoy fighter. Ngayon sa inaabangan namang main event sa pagitan ni Cuadro Alas at El Chacal, nagmisto lang chess match sa simula ng laban. Pumipressure at bumubuntot si Janriel, pero yung sakto lang para hindi ganong makalayo ang taga Cuba. At nang naipit na nga niya malapit sa lubid ang nakayukong si El Chacal, pinaulanan na siya ng kanan sa ulo. Ayun nga lang, dahil nga hindi ganong malinis ang mga patama, hindi ito kinount na knockdown ng referee. Pero ganun pa man, dahil doon mas nirespeto siya ni Rigondo. Sa second round naman, dahil nga mas naging agresibo ang ating pambato, may pa isa-isang nakalusot na sundot itong si El Chacal na backpedal ng backpedal. Pero mayroon din namang napakonekta si Cuadro Alas na kung titimbangin, mas malalakas. Frustrating nga lang para sa mga fight fans, sapagkat dahil nga sa sobrang pag-atras ng Cubano, napakaunti at bilang lamang sa kamay ang mga suntok. Sa mga sumunod naman na round, ganun pa rin. Tila ba nasa marathon ang challenger? Dagdag pahirap pa nga para kay Cuadro Alas para siya ay makatama ay yung diskarte ni Rigondo na pag-clinch kapag katagilid na siya sa distansya. Pero at least kung hindi man makatama yung left hook ni Casimero sa ulo ng kalaban, yun naman pong kanyang mga body shot ay kumokonekta. Hindi nga lang ganun kadalas mapakawalan, sapagkat nakaabang din yung counter ni Rigondo na nakita nga po natin bago matapos ang round 6 at round 8. Anyway, ayon nga sa sabi ng isa sa mga commentator ng laban, ano daw ba ang mas nakaka-frustrate? Ang labanan si Rigondo o ang panoorin siya? At pagkatapos nga ng 12 round ng takbuhan na may kaunting suntukan, panalo po ang ating pambato sa pamamagitan ng split decision. Ang judge na si Tim Cheatham ay 115-113 para kay Rigondo, samantalang sina Daniel Sandoval at Robert Hoyle na umiskor ng 116-112 at isang 117-111 ay pabor para kay Casimero. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing.